Yay guys, welcome back to my YouTube channel. So this is Melon. Welcome back for another video guys, no? So nagbabalik na naman tayo. So anyway guys, sumama sa mga bago pa lang dito sa channel natin. So ito yung YouTube channel ko guys. So bagong YouTube channel ko, and sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, subscribe na kayo guys. Kasi madami pa tayong video yung gagawin, no? So yeah, so stay tuned lang kayo dito sa channel natin guys, kasi marami pa tayong i-upload. Okay, so today's video nga guys, no? So gagawa tayo ng trending guys dito sa TikTok na sound. So yeah, so gagawa natin. So kung may gusto kayong i-request guys, so just comment down below, kasi gagawin natin yan for our next video guys. So yeah, so let's start na mga idol, no? Okay, so open agad natin yung Alight Motion applications natin guys. So dito sa project, so automatic ko lang nilagay ko yung sounds tsaka markings guys, no? So yeah, so basic lang naman. So i-share ko muna sa inyo guys kung paano nga ba ma-extract ng sound. So extract nyo lang. So for example, click itong plus, add natin yung video guys para kunin natin yung sound. So ganito lang. So i-click nyo itong video, click nyo 3 dots sa taas, then extract audio nyo lang. Okay, pag na-extract nyo na, so ganyan lang, ganyan lang ma-extract ng audio guys. So delete lang natin yan since na-extract ko na. Then after that guys, yung markings naman guys, ilagay ko lang dyan sa description box, no? So yan. So, i-click nyo lang yan guys pag naglagay kayo ng marks. Ayan. So, andyan yung mga beat marks guys sa comment section or sa description box guys. Yung mga timing na ano natin. So, 60 FPS yung frame rate nito. Okay. And then, 9:16 yung ratio. Ayan. And then, yes. Background, i-block nyo lang. So, ganyan yung ano natin guys, project settings natin. So, first, add natin agad natin yung first picture na i-add natin mga LODs. Okay. So, ito. So, adjust nyo lang siya. So, speed nyo muna siya dito, no? Sa first mark. Ayan. Then, adjust. Iyan na natin siya. Small size muna natin siya, no? Ganyan. Okay. So, first, puti keyframe dito sa first part, guys. Then, the next, guys, dito na part sa may 54 seconds, no? 52. So, i-zoom nyo lang siya. Ayan. 0.52. And then, dito sa my last part is unzoom nyo naman. Okay, then after that guys, copy nyo na kagad ng graph na to. So dito na part, ganito yung graph. Then dito sa first part, ganito. Sundan nyo lang guys. Okay, ganyan yung kalabasan nya. Okay, so next guys, doon agad tayo sa border and shadow nya. Kasi lagyan natin siya ng shadow. Then click nyo to. Then enable the shadow. Then i-change natin yung color nya guys into white. But depende sa nyo guys kung ano yung kulay na gusto nyo. Then size guys, i-ano nyo lang, i-adjust nyo lang siya kung saan kayo comfortable. So sa akin is nasa 44 lang. Okay, so next guys, after dito sa text na to, text, sa picture na i-add natin, so doon naman agad tayo sa next step, which is yung text guys. Okay, so add lang natin ng text. Then pangalan, no? Ayan, then click lang to guys para ma-center yung subject. And then click itong regular for our fonts guys, okay? So, yung ginamit ko is itong fast hand na, ano, na font. So, download nyo lang, guys. So, color is i-white lang natin. Then, okay. Then, move and transform. Using natin. I-down lang natin siya ng ganyan. Then, zoom. Then, speed natin siya dito. Anyway, sa my first mark. Okay. So, after that, guys. Next, move and transform ulit natin sa zoom icon tayo, no? First, puti keyframe dito sa first part, which is i-unzoom muna natin. Okay, then dito na part guys sa may 0.54, i-zoom lang natin siya. Ayan, then copy na kagad natin tong graph na to. Lagyan muna natin ng graph. Ito yung graph niya dito. Okay, then balik tayo dito sa part na to. Lipat tayo sa may move icon. So first, puti keyframe dito. Then sa last part is i-down nyo lang. Okay, then ganito yung graph niya dito guys. Ayan. So, bali ganito yung kalabasan niya, guys. Ayun. Okay. So, ganyan lang, guys. And after that, so, lagyan agad natin dyan ng effects. Okay? So, para matapos yung first part natin dito. And focus agad tayo sa the rest. So, lagyan natin no ng effects, no? Which is itong text effect. Okay? Sa text muna tayo. First, add lang kayo ng motion blur. Huwag nyo nang galawin yung motion blur. Then, next of that. So, text transform. So, text transform guys, galawin lang natin dito yung scale niya, which is first keyframe sa scale is negative 0.91 first keyframe. Okay, then dito naman na part guys sa may 0.43 seconds. Sa center part, no? Ayan. So, i-adjust lang natin yan guys, no? Into 0.0.
Okay, then sa last part guys, adjust lang natin siya into -1.00. Yun. Okay, then copy nyo na tong graph na to guys. Dito na part is ganito. Copy nyo lang, ganyan. Then dito na part is ganyan. Okay, so next of the text transform guys, adjust kay, add kay ng random displacement, okay? So, random displacement guys, so start tayo sa magnitude niya, first keyframe is 0, no? Then, sa my last keyframe is 100. Then, copy this graph. Okay, then next guys, evolution, which is first keyframe is 0, then last keyframe is 0.60. Okay, then copy load natin tong graph na to guys. Okay, so next guys, seed, which is 0.05. And the next, skater. First keyframe of the skater is 0%. And the last keyframe is 200%. Okay, then copy natin tong graph na to. Ayan. So next guys, no, so after that, so after this random displacement, so add kay ng fractal ridges. Fractal ridges guys, so evolution tayo mag-start, no, which is 0.31. And sa may center keyframe dito, sa may 0.43 na part, ano nyo lang dyan guys, 1.40. And copy, walang graph to. So after that, scale, iwan nyo lang, okay na yan, huwag nyo galawin guys. Pati itong stretch, huwag nyo galawin. Intensity, which is 1.50, change nyo lang. Then after that, itong seed, okay na yan. Then octaves guys, iwan lang natin. Okay, so next, after this one, no, so i-copy effects natin to lahat mga Lodi. Okay, so copy effects natin lahat to kasi i-paste din natin sa my picture. Copy effect. Then i-paste din natin dito guys itong sa photo na to. Paste effect, but i-disable natin dito yung fractal ridges, okay? Click nyo tong mata, ito, para ma-disable yung fractal. Ayan, bali ganito yung kalabasan niya guys. Yun, okay, so let's move on. So next step na agad tayo mga Lodi, okay? So dito na agad tayo sa next marking. So dyan, so add tayo ng first isang picture muna guys, okay? Media, then add muna kayo ng isang picture. Then isagad natin din sa my last markings dyan, sa 9.35, extend. Then ganito yung pag-split niya guys. So mag-split na agad tayo, no? So ganito yung pag-split niya. Sundan nyo lang ako, no? So, ganito muna. Dito nyo siya i-split una. Dito na part sa may 3.34 split, okay? And the next, dito naman na part sa may 5.43, split nyo din dyan. Then the next, dito, sa may 7.58 split, okay? And after that, guys, so anyway, so dito mo pala sa last part, mag-add muna tayo dyan ng fade-out effect. So, add lang tayo itong rectangle. Then, i-fill screen lang natin to. Ayan. Then, split sa my last part ng song. Then, click nyo itong color and fill, guys. Then, i-click nyo to. Ayan. Then, after that, dun tayo sa my blending capacity. First, puti keyframe, 100% yung capacity. Then, sa last part, i-zero nyo lang para ganyan yung kalabasan. Okay. So, next, after that, so, dito naman na, guys. So, mag-split every markings agad tayo. So, ganyan lang para, ganyan yung kalabasan niya, guys. Split every marking sa atin, lahat. Okay, so after that, guys, so, i-change na agad natin every clip, guys, or every split na clip. I-change natin into other picture, guys. Kasi every bit, guys, mag-change yung picture natin. Nanilagay. So, example ito. So, i-change natin yan every clip, guys. Color and fill, din click ito, guys, para i-change media natin. Or change photos. So, i-change lang guys yung mga clip or pictures na natin. Isali sa edit natin. Ganyan lang. Then, ito, change natin. So, nahin na natin dito sa lower part. So, i-change natin yan.
Okay, and then dito, change ulit. So, click nyo lang, color and fill. Then, click nyo to. And then, select lang kayo ng picture na gusto nyo ipalit. Okay? So, every pictures, guys, iba-iba dapat. Okay? Para mas, ano, mas maganda. Okay? So, next, after dito sa lower part, same pa rin yung gagawin nyo, guys, dun sa may upper part. So, same pa rin yung gagawin nyo. Replace nyo lang yung mga pictures na splinit natin. Okay? So, ganyan lang, guys. So, yes, ganito lang. Color and fill. Then, yes, ulit-ulitin nyo lang mga lodi. So, yes, ipa-fast forward na lang natin, guys, no? So, ulit-ulitin nyo lang hanggang sa pinaka-last part. Okay, so after ma-change every clip, guys, yung mga ano natin, every pictures, kada clip, guys, so ganyan na. So, maglagay na agad tayo ng shakes. So, next step na agad tayo, guys, no? For our shakes. So, bali, so, dito tayo mag-start maglagay, guys, sa may upper part, dyan. So, upper part tayo mag-start. So, bali, dito, no? Yan, so, i-click natin yan. Then, start agad tayo sa effects, add effects. So, first, add line ng tiles, guys, enable the mirror. Okay, so, after the tiles, guys, oscillate. So, oscillate, guys. Start tayo sa frequency niya, which is 3.19 Hz. Magnitude naman, first keyframe is 500. Then, last keyframe. Wait lang. First keyframe, 500. Then, last keyframe is 0. Okay, then copy nyo tong graph na to. Last keyframe is 0, no? Then, copy this graph, guys, for the magnitude. Okay, so next, after this oscillate, guys, so add naman kayo ng panibagong oscillate naman. So, bali, first keyframe naman sa angle nito sa kalawang oscillate na inod natin, first keyframe is 0. 0.0 degrees. Then, sa last keyframe, guys, 119 degrees. Okay, then after dito, frequency, which is 6.90 Hz. Okay, then magnitude, first keyframe the magnitude is 500. And the center keyframe is 0.0. No, may magnitude din to sa center keyframe. Okay, then copy nyo tong graph na to for this magnitude mga lods. Ayan. Okay, so next, after this oscillate mga lods, no? Add kayo ng wave warp. Add effect, add kayo ng wave warp. So, wave warp, guys, first keyframe of the face is 1.00. Then, last keyframe mga lods is 0. Then, copy nyo tong graph na to, by the way. Ayan. Next, angle, which is negative 38 degrees. Okay, so next, spacing, which is 9.5. And warp angle. Ang magnitude pa muna, for first keyframe is 4.5. Then, last keyframe is 0. Then, copy nyo tong graph na to. I-overshoot nyo lang, guys. Click nyo tong enable overshoot para sa graph ng ano magnitude. So, ganyan nyo lang. Okay. So, next, warp angle, which is 45 degrees. Okay. So, next, guys, itong wave warp na to, mga lods, no? Is, ano natin to? So, okay na to, no? So, i-duplicate lang natin tong wave warp na to, mga lods. Okay? So, itong wave warp na to, click nyo tong 3 dots, duplicate lang natin.
Ayan, so click natin tong dinoplicate na wave warp. So sa face guys, okay na yan, no? Wag nyo lang galawin yan, so okay na yan. Dito tayo sa angle, which is positive 36 degrees. Turn natin ito positive 36. Angle positive 36. And spacing 8.8. Okay, then magnitude, which is okay na to. Huwag niyong galawin yung magnitude niya. So okay na to guys. Huwag niyo hanggang ano lang, spacing lang. The rest huwag niyo lang galawin. Okay, so okay na yon. So next guys, after dito, motion blur. Again, ang motion blur. So, add effect, and then add kayo ng motion blur. And change yun lang yung motion blur nyo guys into 3.40. Ayan. So, next, after that motion blur, add kayo ng exposure gamma. Add the exposure gamma for the flash effect. Okay, then click nyo to. First keyframe of the exposure is 1 and last keyframe is 0. Okay. And copy nyo tong graph na to for the overshoot. Disable yung overshoot guys, then ganyan yung graph. Disable yung overshoot muna na, then ganyan yung graph. Okay, so ganyan. And yes. After that, so copy all effects na agad natin itong mga Lodi. Copy all effects, then i-paste nyo na siya kagad dito sa may lahat na upper part guys. No? So dyan, paste nyo lang dyan. So paste nyo dito, dito, dito hanggang dyan. Okay, so dyan nyo muna i-paste guys. So i-paste nyo muna lahat dyan, no, sa lahat ng upper part. So paste effect, then next here paste effect. So lahat ng upper part guys, paste nyo lang dyan lahat. Okay, after yung ma-paste dyan sa upper part lahat guys, so doon naman agad tayo mag-focus sa lower part. So yung gagawin nyo doon guys sa lower part is i-paste nyo pa rin pero mag-add kayo ng isang effects. So dito, so sa lower, so paste muna natin dyan, so yung apat na yun, no? So dito tayo mag-start, so i-click natin yan, effects, paste effect muna natin. Then add effects lang tayo guys, add lang kayo ng isang effects, which is search nyo dito yung raster transform. Raster transform, okay. So, scale tayo mag-start guys. First keyframe of the scale is 1.00. And the last keyframe, center keyframe pala, is i-ano nyo siya into 1.90. And the last keyframe na is i-1 nyo ulit. Okay? Okay, then copy nyo tong graph na to guys. So, ganito. Ito na part. Enable nyo muna yung overshoot guys. Click this 3 dots. Enable overshoot. Then, ganito yung graph na dito, guys. Then, dito naman sa first part is ganito. Oops. Overshoot pa rin. Ganyan. Okay. So, next. After that, guys, sa angle. So, okay na yan. 0 degrees. Huwag niyong galawin. So, dito tayo, guys, sa may alpha. Okay, alpha. First keyframe of the alpha is 100%. Then sa last keyframe is 0% yun lang guys. Okay, then fill is 100% yun lang yung fill. So punta tayo sa fill, no? So wag niyong galawin yung graph na yan for the alpha. So fill 100%. Okay, so ganyan lang guys. And after dito, no, so yung gagawin niya na agad guys is i-copy all effects na agad natin to lahat. Since na-add na natin yung raster transform, copy all effects. Then i-paste nyo siya dito sa my lower part guys. Only the lower part. Then the third here, paste. Then the last one. And paste. So ganyan lang guys. So that's it. So ganyan lang guys. So ganyan yung kalabasan dito. Ayan.
So ganyan lang guys, no? So ganyan lang ang basic yung tutorial natin today. So I hope may marami kayo natutunan dito sa video natin. And kung gusto nyo mag-request guys, so just comment down below kasi marami pa tayong video yung gagawin. So if you're new here, please click the subscribe button and the bell button besides so that you'll be updated on my next video guys. So that's it for today's video. Thank you so much for watching and see you on my next one. Bye!